Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, matatagpuan ninyo ang 1 bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong, kailangan ng Panginoon." Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagdalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal.
nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos. Dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila, ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawa, dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din
nang lulhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y tinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag taliktan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesus.
Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Noong panahang iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli naming nanunusol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tumugon si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyokan niyang maghimagsik ang buong Hudea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito, na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito, at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan, at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot, kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil sa kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko na siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya, gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahagupit ko lamang siya, saka palalayain." Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang taong yan, palayain si Barabas." Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik sa nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain."
Dadapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalanan nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus, sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos." Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Naroon ding nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ang "Ito ang hari ng mga Hudyo." Tinuya siya at isa sa mga salaring nakabitin na nagwika, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Nagmag-ikalabing dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing,
tunay ngang matuwid ang taong ito. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Gising pa po ba kayo? Sige, tingnan natin. Mag-gising check muna tayo. Pakibati mo ang katabi mo ng isang magandang araw. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang Linggo ng Palaspas. Diretsahin na natin, mayroong tatlong bagay ang pwede nating paghugutan ng pagninilay sa araw na ito. Tatlong bagay na mahalaga sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas. Una, ang palaspas. Sabihin nyo nga po, palaspas. Ito ang ginamit ng mga tao upang iparamdam kay Jesus ang mainit nilang pagtanggap sa Kanya sa Jerusalem. Ginawa ito ng mga tao sa pamamagitan ng pagwawagayway ng mga palaspas. Ito yung kanina sa simula ng ating liturhiya at pagdiriwang, ito yung ginawa natin. Winagayway natin ang ating mga palaspas. Sinaunang gawain ang pagwawagayway ng palaspas at paglalatag nito sa dadaanan ng isang taong mahalaga na sasalubungin sa isang hari o isang bayani ng digmaan. Ginagamit ang palaspas bilang pagtanggap sa isang panauhin, bilang isang sapin sa daraanan para maiparamdam ang mainit na pagtanggap. Samantala, ang palaspas ay simbolo ng pagiging martir at simbolo ng tagumpay. Kaya naman, ang mga sinaunang martir ay nilalagyan ng palaspas o palm branches sa kanilang mga libingan bilang tanda na ang nakalibing ay isang martir. Ganun din ang mga nagtagumpay sa mga palakasan o patimpalak, ginagawaran ng koronang palaspas o palm branches bilang simbolo ng tagumpay. Kaya nga, ang pagwawagayway ng palaspas kay Jesus ay tila isang hudyat ng pagtanggap sa kaniyang ng mga tao bilang isang martir na pagtatagumpayan kahit ang kamatayan. Isang pagtanggap sa isang martir na pinagtagumpayan ang kamatayan. Ano naman sa atin ito ngayon? Ngayong panahon ng mga mahal na araw, ngayong papasok tayo sa mga mahal na araw, nawa'y ang mga palaspas na ito
ay maging simbolo ng ating pagtanggap, pagpapapasok kay Jesus, hindi lang sa ating mga bahay, kundi higit sa lahat sa ating mga buhay. Mamaya, pag-uwi ninyo, isasabit ang mga palaspas sa mga bintana at mga pinto ng bahay bilang sagisag ng pagtanggap kay Jesus. Hindi lang sa inyong mga bahay, kundi higit sa lahat sa inyong mga buhay. Pagtanggap ang palaspas maging simbolo nawa ng mga taong nawalay sa Diyos, napalayo sa Diyos, at mga tumalikod sa Diyos. Lahat tayo, isang beses, minsan, tumalikod, lumayo, at napawalay sa Diyos. Kaya ngayong simula ng mga mahal na araw, itong palaspas na ito, iwawagayway natin bilang tanda, bilang simbolo ng ating pagtanggap muli sa ating Poong Jesus Nazareno. Minsang tayo'y nawalay, minsang tayo'y napalayo. Ang palaspas ay maging simbolo ng pagtanggap muli natin kay Jesus sa ating mga buhay. Pangalawa, ang bisirong asno. Ano po yung una? Tulog na, no? Ano po yung una? Palaspas. Ano po yung pangalawa? Narinig natin sa ating ebanghelyo na inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na pumunta sa bayan. At doon, makikita nila ang isang bisirong asno. Pinakuha ito ni Jesus na siyang ginamit niya pagpasok sa Jerusalem. Bukod sa katuparan ng propesiya ni Zacarias na ang hari na paparating ay matuwid at matagumpay, sakay ng isang bisirong asno. Bukod sa kanyang propesiyang iyon, noong sinaunang panahon, ang isang pinuno o mataas na uri ng tao ay laging sakay ng isang kabayo. Lalo na kung galing ito sa gera na siyang nagpapakita ng kagitingan at tagumpay. Kapag sakay ka ng isang kabayo, ipinapakita mo na ikaw ay magiting, malakas, matipuno, at nagtagumpay. Ngunit kapag ang isang pinuno ay sakay ng isang bisirong asno, ito ay nagpapahiwatig ng kapayapaan. Kapayapaan ang pahiwatig ng pagsakay ni Jesus sa bisirong asno. Kaya naman, ang paggamit ni Jesus ng bisirong asno papasok sa Jerusalem ay nagpapahiwatig ng paghahatid ng kapayapaan sa mga tao. Ito rin nawa ang maging hamon sa atin ngayong papasok tayo sa mga mahal na araw, ang magkaroon ng kapayapaan para sa mga buhay na puno ng kaguluhan at bangayan. Naway ngayong panahon ng mga mahal na araw, magdulot nawa ang palaspas, ang pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas ng kapayapaan sa ating mga buhay. Magdulot nawa tayo ng kapayapaan. Itigil ang away. Ihinto ang alitan. Tigil na
ang siraan. Ito po ang hatid ng bisirong asnong sinakyan ni Jesus na nagpapakita sa lahat na kapayapaan ang hatid ni Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, sundutin mo, makipagbati ka na. Makipagbati ka na. Sagutin mo, mauna ka. Susunod ako. Pag-uwi natin, dala-dala ang palaspas. Nawa, lahat ng ating mga kagalit, mapaalalahanan tayo ng palaspas ng kapayapaan. Itigil ang siraan. Itigil ang kaguluhan. Naway magkaroon ito ng kapayapaan. Nakakahiya. Uuwi ka sa inyong mga bahay, uuwi ka sa inyong mga lugar. Makikita ng inyong kapitbahay at ng iyong pamilya, meron kang palaspas. Nakakahiya na isasabit mo to sa bintana o pinto, pero ang dami mong kaaway. Kaya nawa, bago mo isabit yan, makipagbati ka na. Sapagkat walang silbi ang simbolong sinasabit mo kung walang kapayapaan ang iyong buhay. At pangatlo, Hosanna. Sumigaw po kayo, Hosanna! Ito po yung sigaw ng mga tao habang winawagayway nila ang mga palaspas noong papasok si Jesus sa Jerusalem. Hosanna, ibig sabihin, iligtas mo kami. Bukod sa kagalakan, ang pagtanggap kay Jesus ay may kasabay na sigaw ng mga tao na humihingi ng kaligtasan. Kaligtasan dahil ang mga tao ay mayroong pangangailangan. Kailangan na maligtas sa sakit. Kailangan na masolusyonan ang problema. Kailangan na mga material at pinansyal. Ito yung ihinihingi at inilalapit ng mga tao sa pagsigaw nila ng Hosanna o iligtas mo kami. Pero ang hindi nila alam, bit-bit ni Jesus, hindi lang kaligtasan ng material na pangangailangan, kundi higit sa lahat, kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa. Kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa. Ito yung nais ni Jesus. Ito yung bit-bit ni Jesus para sa lahat ng mga tao. Kaligtasan ng kaluluwa. Ngayong papasok ang mga mahal na araw, naway humingi tayo ng kaligtasan sa Diyos. Isa lang ang iyong dadasalin ngayong araw na ito. Isigaw mo, Hosanna, iligtas mo kami. Ngayong panahon ng pandemya, isigaw mo, Hosanna, iligtas mo kami. Ngayong panahon ng kagipitan, kahirapan, pagdurusa, isigaw mo, Hosanna, iligtas mo kami. Sa iyong dinadalang sakit, idasal mo, Hosanna, iligtas mo kami. Ngunit ang kaligtasang ito na nais ni Jesus ay kaligtasan higit sa lahat ng kaluluwa na matatagpuan sa kumpisal. Ngayong mga mahal na araw, mga kapatid, huwag kalimutan ang mangumpisal. Huwag kalimutan ang humingi ng kaligtasan. At ang tanging daan tungo sa kaligtasan ay ang kapatawaran mula
sa Diyos. Ito po ang pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas. Isang pagdiriwang na may tatlong mahalagang bagay. Palaspas, bisirong asno, Hosana, na nagpapahiwatig sa atin ng pagdiriwang ng pagpasok ni Jesus sa ating mga buhay na nagdudulot ng kapayapaan at kaligtasan. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa harap mo upang makibahagi sa mahal na pagpapakasakit ni Kristo. Umaasang matatamo rin ang grasa ng kanyang kaluwalhatian. Ating sambitin sa bawat panalangin sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ni Kristong nakapaku sa krus. Sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tularan nawa ng nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang kanilang mga naisin, natulungan ang mga nangangailangan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Aliwin mong sa iyong presensya, O Diyos, ang mga kapatid naming pumanaw, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumagunawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang galak na dulot ng pagkabuhay ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sumasamo, umiling
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang second collection po natin ay para po sa ating alay kapwa. Ito po ay yung mga itutulong natin sa ating mga kapatid na kapuspalad. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay hinihikayat na tayo ay mag-ayuno at magbigay ng limos. Bukod sa pananalangin, ang second collection po ay para sa ating pagbibigay sa ating mga minamahal na kapuspalad. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yung mga nasa labas po, iwagayway niyo po ang inyong mga palaspas na hindi pa nababasbasan. At atin pong babasbasan ang mga ito kasama ng inyong mga imahen at mga dasalan. Taas po natin ang ating mga palaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen, dasalan at mga palaspas. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdiningkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.